Isang simple at masarap na ulam ang ating ihahanda sa ngayon. Ito, simulan natin sa pagpiprito. So, itong piniprito ko ay pork, lean pork siya na inislice ko siya ng maninipis. Then, minarinate ko siya sa egg white, 1 egg white. Then, 2 tablespoon of cornstarch, kaunting asin at kaunting paminta. So, yun lang, nilamas ko siya doon hanggang sa kumapit yung cornstarch. After that, ito na yung piniprito natin hanggang sa mag-golden brown. Yan, so kabilaan. Kailangan natin pantayin yung pagkakaprito. Dahil nga sa manipis yung bakahiwa niya, so madali siyang lutuin. Ayan, ipagpatuloy lang natin ang ating paghahalo hanggang sa makita natin na luto na yung ating pork. Ganun lang. Okay, luto na guys. So, isali na natin sa isang lalagyan. Ayan, medyo malapad at mababaw yung aking kawali na ginagamit. Ayan, pansin nyo, medyo nahihirapan akong maghango ng aking piniritong pork. Ayan. Okay na, hindi na tayo magpalit ng mantika. So, inuna ko na itong luya. Ayan, chopped na luya yan guys. Pinin ko lang para hindi naman tayo mahirapan sa pagkain kasi yung iba ayaw ng luya. So, sinunod ko yung bawang. 2 butil na bawang lang guys. Kaunti lang yung aking ginamit. So, yan, durog pa. Or minced garlic. Mga after ng ilang segundo, makita lang natin na nagbago na yung kulay ng ating bawang. Pwede na natin isunod tong ating sibuyas. So, then, sasabay ko na rin yung onion leeks. Yung onion leeks na hiniwa ko siya ng slice ng maninipis, yung white part. Then yung green, okay na, hinayaan ko lang siyang ganun. Then sinabay ko na rin tong bell pepper. So 1 pirasong bell pepper lang, green bell pepper yung meron ako. So yun ang ginamit ko. So gigisa ko lang to hanggang sa maluto ng bahagya yung ating sibuyas at bell pepper. Yung normal na pagigisa lang yung ating ginagawa. So mag-add na tayo ng oyster sauce, mga 2 kutsara ng oyster sauce. Okay, ihalo lang natin. Then mag-add na rin tayo ng soy sauce. Soy sauce, depende sa inyo. So mga 1 kutsara lang yung aking dadagdag dito. Okay na yan. Medyo na parami guys, di ko natansya. Pero mga 1 kutsara, okay na yan. Or 2 tablespoons. So, ilagay natin itong pork. Ayan, para kumapit na sa pork yung ating sauce. Ayan. Okay, maglagay tayo ng hoisin sauce. 2 tablespoons ng hoisin sauce. Itong hoisin sauce na ginamit ko, matipid yan guys, medyo akala nyo mahal pero mura lang yan kasi maraming bisis nyo siyang magagamit. Ayan. At napakasarap, napakalasa sa ulam na kung anong, kung saan nyo gagamitin. Ayan, matipid siya. So, ayan, ihalo na natin. Napansin nyo, walang sarsa, diba? So, nag-add ako ng mga 1/4 cup ng tubig. At para magkaroon pa ng kaunting sauce at lumambot pa yung ating meat. Ayun, ang purpose ng ating kaunting tubig. Ayan, maluto pa siya ng bagya. Ayan na. So, antayin lang natin siyang matuyuan ng kaunti or palaputin natin ng bagya yung ating sauce. Papansin nyo, ang ganda ng kulay, di ba? At napakabungo nito, guys. Ayan, maglagay tayo ng sesame oil. Yan, sesame oil ganun din, same ng hoisin sauce. Mura lang, akala nyo mahal, pero maraming bisis nyo siyang magagamit. Mas makakatipid kayo. So, ito po ang niluto ko na to, ay Chinese recipe po to. Ayan, so nasubukan ko na siya, natikman ko na bago ko in-upload o share sa inyo. Sana magustuhan nyo rin. Ayan po, niluto na yung ating ulam. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel at nagustuhan mo yung ating recipe sa ngayon, please to subscribe, click the bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang upload. So hanggang sa muli, this is Megan Emma's channel. Maraming maraming salamat po.
Bye!